Hello YouTube, Vikings here and welcome back for another YouTube videos. And for today's video, nandito tayo kay Arche World. So, dito sa video na ito makaka-earn, ipapakita ko lang sa inyo kung paano magpapalevel ng mas mabilis and kung ano yung mga dapat nyong gawin, pati yung mga settings natin. So, dito naman sa mga race natin makaka-earn, nakadepende yung starting point mo sa pipiliin mong race. So, makikita nyo dito yung ano niya, yung trailer niya, pati yung history ng race natin. Tapos, pag ni-next natin yung mga ka-earn na yan, wait lang, skip na natin yan. Meron tayo ditong Battle Rage, Sorcery, Archer, and Vitalism. And pare-parehas naman yan mga ka-earn, kahit anong race yung piliin mo, same skill set lang yung meron sila. Tapos dito mga ka-earn, makikita mo yung control difficulty niya, tapos yung stats ng character na yan. And yun mga ka-earn, depende na sa gaming style nyo kung ano yung gusto nyo. And para sa akin, ang pinakamaganda pa rin is Archer, or yung wild natin. So dito mga ka-earn, ito yung control difficulty niya. Mataas yung physical attack nito, pati yung enchant niya, yan. Tapos next lang natin siya. Tapos sport pace, pwede kayo pumili, yan. Kung anong gusto nyong pace. Tapos complete nyo lang, maglalagay lang kayo ng name. So for name, huwag nyo masyadong habaan para hindi siya mag-error. Yan. After nyo maglagay ng name, eto na yung character natin. So, start game natin siya mga ka-earn. And ang kagandahan dito, open world po ito. So, lahat ng makikita mong player dito, umpisa pa lang meron na agad. And hindi siya nakakabagot laruin kasi nga, yun nga, marami kang makakasama, pwede kang mag-invite ng party mo. Pero, sa start ng game na ito mga ka-earn, ang pinaka-the best pa rin is solo playing lang. And hindi ka masyado magkikill ng mga monster. More on focus tayo dito sa questing. So may dalawang uri tayo ng quest dito. Isang main quest pati isang side story quest. So dito mga ka-earn magpo-focus kayo main quest lang. Huwag nyong kunin yung ibang quest. So madali na naman natin yung makukuha once na lumakas tayo. Tapos sayang lang kasi yung oras natin pagka inubos pa natin yung time natin sa side story lang. So ito yung character natin mga ka-earn. And turo ko lang sa inyo, marami kasing nalilito dito sa ano niya, yung sa left click niya, yung parang mouse niya hindi daw nasunod 'yan. Hindi nasunod. Ang gawin niya mga ka-earn, i-right click niyo, hold niyo yung right click 'yan para sumunod yung character niyo sa vision niya, mag-sync yung mouse natin. Tapos ang gawin niyo mga ka-earn, meron din tayo dito ng inventory, makikita niyo yung inventory niyo. Map natin, ito yung map natin. Sa scene naman natin, ito yung stats natin, pati yung mga suot natin. Tapos, mga ka-earn, lahat na makukuha nyong items sa mga quest, mapupunta yung sa inventory nyo. Tapos, pwede nyo yung equip. Yan, dito. So, kahit archer tayo, mga ka-earn, may secondary weapon tayo dito. Ito. Itong dagger natin. And, mamaya, makakakuha naman tayo ng pamalit yan. So, for dagger, pwede nyong atakihin yung kalaban ng melee lang. Left click nyo lang siya para umatake. And, para naman sa archer natin, kailangan iwawan nyo siya para umatak siya. Yan. So dito sa settings natin mga ka-earn, mahirap maglakad dito. Marami nahihirapan kasi yung W natin dito, tapos yung A natin, hindi left. Anong nangyayari? Pag in-A natin siya, yan, ganyan nalabas. Sa D naman, ganito yung nalabas. Yan. So kailangan ang gawin natin, i-queue pa natin siya para gumanto, mag-left. Right naman, E. So baguhin nyo lang yung settings mga ka-earn, i-option nyo siya. Tapos dito sa character control, palitan nyo yung ano, turn left ng Q. Tapos E dito. Tapos dito naman A and D. Parang common ano lang, common MMORPG game na nilalaro natin, ganyan lang. So para hindi kayo mahirapan, ganyan na siya maglakad ngayon. WASD na. So for main quest mga ka-earn, ito yung main quest natin. Ayan. Dito tayo mag-i-start sa may logong yan. So wala pa tayong available. Meron tayo dito isang quest. Pero dito muna tayo. Tapos kausapin nyo lang, i-gen nyo na yan. Pero kung gusto nyong basahin yung mismong story niya, pwede naman. Tapos ang gawin nyo mga ka-earn, double tap nyo yung W. Yan, tatakbo siya. Tapos puntahan natin yung map na nilolocate niya. So, ignore nyo na mga ka-earn pag may makikita kayo sa lugar na parang question mark, na parang mga questing. Mag-focus kayo dito sa unang binigay lang na quest. Yan, dyan lang muna kayo. Wala muna kayong kukunin na iba. So, pag kinuha nyo kasi yan, mauubos yung oras nyo sa pagtapos ng mga quest na yon. Tapos, mabagal yung balik sa atin na XP. Tapos, wala din masyado tayong makukuha dyan. Unlike sa main quest natin mga ka-earn, na pagka tinapos natin yung main quest natin, ang mangyayari is magkakameron agad tayo ng mga weapon, accessories. Yan, mga ano natin, yung mga armor set. Tapos, marami tayong makukuha mga ka-earn.
So, puntahan muna natin tong unang map natin. And dyan mga Kern, ito na yung first na ano natin, pupuntahan natin quest. And makikita nyo naman mga Kern yung quest nyo sa map, yan. Tapos dito may arrow siya na tinuturo na pwede natin puntahan. So medyo mahirap lang mga Kern na sundan yung map natin mamaya. Pagka nag-uumpisa ka pa lang kasi nga may mga lugar dyan na mahirap talaga pasukin. So kausapin na natin yung quest natin, G na natin yan. Tapos dito meron agad tayo makukuha na weapon. So yan. Skip na natin to, tapos inventory natin siya. So dito sa inventory natin mga Kern, makakakuha tayo ng weapon, itong apprentice, mapapalitan na natin yung bow natin agad. So ayun mga Kern yung main quest natin. And pag nag-start kasi kayo mga Kern, ang dami agad quest dito sa unahan. And pag tinapos nyo yan, wala din masyadong mangyayari sa inyo. Tapos, lugi pa kayo sa XP. Yan, level 2 na tayo mga Kern, buksan na din natin tong apprentice. Pili lang kayo kung anong gusto nyo dyan, so magagamit nyo naman yan. So, stop yung pinili ko. Itong stop. Stop yung pipiliin ko. Confirm. Yan. Para may stop na tayo. So, sa C natin mga Kern, ito yung archer natin. Yung bow natin. Tapos, ito yung ano natin. Stop. So, pwede ko nang tapon tong dagger. So, ito yung default ano natin. Set. Tapos, kausapin lang natin siya. G lang natin siya. Tapos dito mga Kern, meron ditong dagger. So nga pala mga Kern, magkakaiba yung quest natin dito bawat race. So ito mga Kern, pinapakita ko sa inyo para lang to sa elf. And para dun sa ibang race, iba yung skill or iba yung pupuntahan yung lugar dyan. Iba din yung mga quest nyo. So ayan yung maganda dito mga Kern sa open world na archiboard. So after nyan mga Kern, kausapin lang natin siya. G lang ulit natin. Yan. So, pwede na tayo mag-skill, open skill. May bago tayong skill, confirm. Yan, nasa number 2 na siya. Next mga Kern, takbo ulit tayo. Pumunta naman natin yung next na quest. Yan. So, wala pa tayong kinikill dito na kalaban. So, nung nag-start ako ng game na to, nag-more on ano ako, side quest. Tapos, yun yung isa sa pinakamaling nagawa ko. Kasi nga, inaabot akong 3 oras. Talagang ang tagal ng leveling. Ang hirap magpa-level. So, kausapin lang natin ito mga Kern. So, mahirap lang yung ibang quest dito mga Kern. Yan, pakita ko sa inyo. G natin. So, pili lang tayo. Sigurong ito na lang ano natin. Itong leather na lang. Yan, confirm. So, yan mga Kern. After pang ilang quest na natin to, pangalawa ata, pangatlo. Meron na kagad tayo nakuha na armor box. So, open lang natin siya. Yan. So may pamalit na agad tayo dun sa default natin na armor. Yan. So pwede na natin itong itapon para hindi mapuno agad yung inventory natin. Tapos dito mga Kern, meron tayo next quest. So sundan nyo lang yung arrow. Yan, dito siya, tinuturo. F lang natin. Tapos kakausapin ulit natin. G. Yan. Tapos, show the competition blade. So, pupunta tayo dito, ipapakita daw natin yung competition blade sa knight. So, medyo technical lang yung ibang quest dito, mga Kern, kasi nga, may mga quest tayo dito na kailangan natin ipakita yung mga ano natin, mga espada natin, or pwede na may kailangan tayong gamitin na item para makompleto siya. So, ayan, hanapin lang natin yung zero. Tapos, gamitin natin yung blade. So, 2 par. Wala pa malapit dyan. Pwede kaya natin lapitan. Try natin. Try natin dito. Pero malayo na kasi yung location niya. Pero yun, nag-working siya. So, ang gagawin lang natin, tatalunin lang natin to. So, press 1 lang natin, hold 1 natin para umatake siya. So, after niya, nanalo tayo, babalik na tayo dun. So, ganyan lang mga Kern. Level 4 na tayo. And saglit pa lang tayo naglalaro nito. So, tandaan nyo nung first video ko mga Kern, bago ako nag-level 5. Ang dami kong pinaggagawa muna. Pero dito, level 4 na agad tayo. So, kausapin lang natin to. Tapos G. Yan. Skip na natin to. Tapos kausapin lang natin ulit siya, G. So, check natin yung inventory natin. So, wala pa nadagdag.
So, after nyo makaka-earn, ang next natin is dito na, malayo na siya. So, dito na tayo makaka-earn mag sa side quest. So, level 5 na agad tayo makaka-earn. And para dyan makaka-earn, dito sa baba meron dito ang NPC. Ito. So, ito makaka-earn, kukunin natin tong quest na to. Kausapin nyo yan. Yan, tapos genius siya. Tapos after nyo makaka-earn, may bibigay siya sa atin. Dadalin lang natin siya sa location na to. Ito sa number 2. Tapos yan makaka-earn, kakausapin lang natin tong NPC na to. So dito sa quest na to makaka-earn, ito yung mount quest natin. And magkakameron tayo dito ng mount. So kausapin lang natin siya, G. Yan, tapos G natin siya. So kaya ako nasabi makaka-earn na medyo technical yung mga quest natin dito. Kasi katulad nito makaka-earn, pag pumunta kayo sa lugar na to, pagka hindi nyo masyado alam yung gagawin nyo, magkakamali kayo. Basta ang gawin nyo lang makaka-earn, basahin nyo yung quest, magkaka-idea kayo dyan. Tapos punta kayong inventory, yan, may seed tayo, right click natin siya. Tapos kailangan lang natin siyang itanim. So yan makaka-earn, magtatanim lang tayo, tapos 24 seconds. So wait lang natin siyang matanim. So yan makaka-earn, F lang natin siya para harvest natin siya. Yan, hinarvest na natin siya. Tapos babalik lang tayo sa NPC, kakausapin natin siya, G. Tapos pipili tayo dito makaka-earn ng mount na gusto natin. So siguro ito na lang violet yung akin. Tapos G. Tapos babalik tayo dun makaka-earn, balik tayo dyan. Tapos ang gawin nyo makaka-earn, right click nyo yung binigay sa inyo na mount. Tapos lagay nyo lang siya kung saan siya pwede. Ayaw ah, wala mapaglagyan yon. Tapos wait lang natin siya. So habang inihintay natin yung makaka-earn, ang gawin nyo, pumunta kayo dito sa balon, itong ano, balon, tapos kumuha tayo ng tubig. So sa inventory natin, check natin siya. Yan, may tatlo tayong tubig. Tapos balik tayo dito sa ano natin, mount natin. Tapos kausapin natin siya, F. Yan, tapos pakainin natin siya. Tapos may waiting time siya, 7. So after nyan, papainumin lang natin yan. Tapos lalaro-laruin lang natin siya para maging malaki siya na ganito. Yan, malaki na siya oh. Painumin na natin siya ng tubig, F natin. Yan, sasayawan na natin siya para lumaki agad siya. Tignan mo yung isa. Sinayawan niya na yung ano niya. O yun oh, lumaki. Tayo din, sinayawan natin yung atin. Yan oh, sumayaw din siya. Yun! So F na natin to, meron na tayo na mount dito. So, kausapin lang natin to, complete natin yung quest natin. G. Tapos after nyo makaka-earn, pumunta lang kayo sa inventory nyo, tapos right click nyo siya. Yun, meron na tayong sasakyan. After nyo, pupunta na tayo sa next quest natin. So, medyo malayo yung tatakboy natin, pero okay lang yan. Meron na tayong mount, mas mabilis na natin siyang mapapatakbo. Pero yung mount natin makaka-earn, may HP din yan, yan. Tapos meron din siyang mana. Tapos kausapin lang natin to. Yan. So meron tayong upgrade para sa skill natin. Confirm lang natin siya. So hindi muna naman tayo maglalagay dyan ng mga skill. Kasi wala naman tayong ikikill pa dyan. Tapos may pupuntahan tayo dito. So tanda ko dati makaka-earn nung nag-quest ako dito, medyo naligaw pa ako. Kasi mahirap talaga hanapin yung ibang quest kahit na meron siyang nakalagay sa mapa. Kasi meron kang papasukin pa na maliliit lang na daan para mapuntahan siya. So yun yung mahirap minsan sa mga quest natin. So ignore nyo lang yung mga car nyo may mga ganyan. Tanggalin na natin yung mount natin. So tatakbo na lang tayo para mas mabilis. Ayan. So dito na siya, makikita nyo mga car katulad nito, nandito na siya. Pero wala naman talaga siya dito. Ang gagawin nyo, akit pa kayo kasi meron siyang taas, nandun pa yan. So katulad niya mga karin, ganyan yung mga ibang quest na mahirap puntahan. Kasi kala mo nasa baba siya, pero meron pa pala siyang pupuntahan kayo sa taas para makita or malocate yung mga quest nyo. So yun lang, na-share ko lang sa inyo mga karin, lalo na sa mga newbie na medyo nahihirapan sa questing dito sa ano sa larong to. So kausapin lang natin to. Tapos G. Skip na natin yan. Confirm. Yun. Tapos F lang ulit natin. Tapos G.
So after nyan, may pupuntahan ulit tayo and medyo malayo ito mga ka-earn. So bababa ulit tayo. Try natin kung makakatalon tayo dito. Yan. So nag-damage lang tayo pero okay lang, mas mabilis. So puntahan lang natin mga ka-earn yung lugar. And kung hindi nyo nakikita mga ka-earn yung map nyo kung saan kayo pupunta, sundan nyo lang yung arrow. Pero yun nga mga ka-earn, kailangan nyo kasi minsan lumabas muna sa ibang lugar. Katulad nito mga ka-earn, kung saan kayo pumasok kanina, lalabas muna kayo dyan. Tulad nito mga ka-earn, makikita nyo dito sa arrow na to. Pag lumabas kayo dyan mga ka-earn, magbubukas yung other map natin. Sasagasaan pa tayo. So yun. So yun mga ka-earn, paglabas natin dito yan, makikita nyo. Yun, lumabas na yung quest natin. So kasi nasa loob tayo ng parang temple yan. And iba yung map nila dyan. Ano ba to? Pasakay ako. Pabila pala yan. So yung mga ganun mga ka-earn na cart, pwede nyo sakyan yon. Pwede kayo sumakay dun. Pero yun nga, sa kabila siya pupunta. Dito tayo sa kabila eh. So yun mga ka-earn, nandito na tayo. Kausapin lang natin siya. G. Tapos pupuntahan natin yung lugar na to. Yan, yung tinuturo niya. Ito, mga ka-earn, kausapin lang natin siya. Tapos G din. Tapos pili lang kayo ng reward na gusto nyo. Complete. So, mali pala yung nakuha ko. Naka-leather na ata ako. Leather ba to? Yan. So, okay lang. Yan. So, buksan lang natin siya. May makukuha tayo na plate armor. So, gamitin na natin siya lahat. Tapos, ang gawin nyo, mga ka-earn, ayan, gagamitin nyo yung Eye of Truth. So, right click natin siya. So, lapit muna tayo dito sa NPC. Ayan. Ayan, lalabas yung next quest natin. So, junior lang. Complete. Level 8 na tayo mga ka-earn. Ang bilis nung level up natin. So, pupuntahan lang natin yung next quest natin. Andyan mga ka-earn yung kagandahan sa main quest natin kasi mabilis tayo nagle-level up. Tapos, nakukuha agad natin yung mga accessories natin. So, mas lumalakas agad tayo and mas madali na sa atin mamaya mag-side quest kung gusto nyo tapusin yung mga side quest. So, mahirap kasi mga ka-earn kung magsa-side quest kayo. Kadalasan yung mga side quest puro killing. Yon, may lalabanan kayo. Pero dito sa main quest mga ka-earn, puro pupuntahan nyo lang yung lugar. So, mas madali na sa inyo mga ka-earn mamaya kung may mga armor na kayo and weapon. Skip na natin to. Tapos kunin natin yung quest ulit. G. So check natin sa inventory natin. May binigay siya. Detection orb. So pupuntahan natin yung next quest natin. So gagamitin natin yung detection orb para dito sa mga honor participant. So lapitan natin itong mga fighter participant. Tapos gamitin natin. So kalaban to. Patayin natin. Suspect din. Yan, kill natin. Yan, kill lang natin ulit. So, kahit level 6 na yung kalaban natin, mga ka-earn, hindi din tayo agad namamatay. Kasi may mga armor na tayo. After nyan, balik lang tayo dun sa pinagkuha na natin ng quest. Re-report lang natin. And dyan, mga ka-earn, confirm lang natin yung quest natin. G lang natin siya. Skip na natin to. Confirm. So, check natin yung inventory natin kung may binigay siya. Wala. So, kausapin natin siya. Complete. So, level 9 na tayo mga ka-earn. Ang bilis nung level up natin. So, next quest natin mga ka-earn dito. So, dito ata sa quest na to mga ka-earn magle-level 10 na tayo. So, ganyan lang mga ka-earn. Pero, check ko muna mga ka-earn yung time. Kung ilang minutes na tayo naglalaro. So yan mga ka-earn, puntahan lang natin yung location ng quest natin para ma-report natin yung nangyari. So medyo malayo lang siya. So 30 minutes na tayo naglalaro mga ka-earn, may lumabas dito, nakita nyo. Yan. May lumabas na 30 minutes na daw tayo naglalaro and magle-level 10 na tayo ng 30 minutes lang. So ganyang kadali lang mga ka-earn. So G lang natin to. And after nyan mga ka-earn, yan, i-rescue lang natin yung
Venom Scale Mushroom. So, huwag kayong magpa-linlang mga ka-earn dun sa mga quest natin. Kasi, kadalasan, yung mga rescue na tinatawag nila, kala mo, ayan, yung mga nakatali. Kaso dito, medyo masakit yung mga kalaban natin. Mga mobs dito, masakit. So, rescue yung nakalagay, mga ka-earn. Pero ito yung mga ka-earn. Ayan. So, huwag kayong magpa-linlang. Ayan. So, kunin lang natin yan. Diglang natin. Natin, may kalaban. Nakita tayo. Dagdag XP ka din. Sakit ng damage nila, Medyo nahihirapan lang ako dito, mga Korn, kasi kailangan ko pa i-hold yung 1 pag titira ako. Unlike sa ibang MMORPG game, kasi magda-WASD ka tapos kailangan naka-hold ka sa 1. So, mahirap. And, complete na yung quest natin, mga Korn. So, kukomplete lang natin siya. Dito sa... So, iwasan nyo yan, mga Korn, para hindi kayo mamatay. Puntahan lang natin yung NPC. Yun. Makita tayo nun, no? Linaw ng mata nito, no? Wala tayong mana. So, yun nga pala, mga Korn. Pag wala kayong mana, hindi kayo makaka-skill. Pero pwede kayo gumamit ng secondary weapon para atawin yan. Left click nga lang dyan. Pero ang bagal ng damage natin. So, layo muna tayo. Yun. May nag-kill sa kanya. So, kausapin natin. G. Yan. And after nyan, mga Korn, kausapin natin to. G. And dyan, mga Korn, officially level 10 na tayo. So ganyan lang kadali, mga Korn, tapusin nyo lang muna yung mga main quest natin para magkameron kayo ng mga item. So itong quest na to, mga Korn, pagka pinuntahan nyo yung location niya, ang next naman na ibibigay sa inyo is yung accessories natin dito sa taas. So ganyan lang naman kadali, mga Korn, maglaro ng Arche World. And para sa mga newbie na nag-i-start ng game na to, mga Korn, yan, para sa inyo po itong video na to.